Guys, ang gusto ko naman ikwento lang ngayon ay yung per kilo ng mani. Na, alam mo yung presyo ng mani ha? Ano ba to? Maning hilaw. Yung maning hilaw, per kilo, 55 pesos. Mura na yun. Pag nagkaroon siya ng 60 o 65, mahal na yun. Mahihirapan na itinda nung magbebenta nila ako na lulutuin pa niya yung mani. Tapos, siyempre, ang alam mo ba, yung 38 pirasong money, 10 pesos lang yun. Binili ko 35 pirasong money na tinatakal sa ano sa baso. 35 piraso, women 38, ang presyo lang yun na luto na, 10 pesos. Pero, yung meron kasing binibentang luto na, meron binibentang hilaw. Pero pag nag, per kilo yun, 55 pesos, mura na yun. Pero pag nagmahal yun ng 60, napakahirap na ng ibenta na. Hindi agad-agad. Ang hirap pang ilako, tapos hindi agad naman masisira lang, tapos yung punan mo, hindi mo pa masasambot. Kaya, kailangan ang taabay ka din sa presyo ng mani kasi kailangan pag nag-60 ay hindi ako makabili. So, kwento ko lang, base lang sa experience na natanong ko, and yun nga talaga yung sitwasyon, na mahal, na mura. Yan, 38 piraso at 10 pesos lang yun. 38 piraso mani, naluto na. Ang presyo nun ay 10 pesos. So, meron naman penny sa balot, 3 piraso, 20 pesos yun. Okay yun. Ano, nung na-encounter ako na, ako kasi hindi ako madalang kumain ng penny sa balot, pero nung kapag nakikita ko lang yung shop na ako sa may-ari, mahilig kumain ng mga ganun, nakakain na rin ako. Hindi ko pa nga siya nililibre ng penny balot. 270 ang mantika, tapos 12 piraso, 12 pirasong bote ng gin. Ano? So, 1 liter. Mali pagkakalista ko dito. Yan, nilis lang ako dito. So, naalala ko dito, 270 mantika. No? Tapos yung 1 liter na mantika ay stop na natin to, huwag natin itong ikwento, medyo magulo yung pagkakasuko dito. 5.50 6 pesos isang itlog, meron pala yan. So yung binibili namin na 7 pesos na itlog, ang tunay na presyo pala nun ay 5.50 lang. So, tumutubo pala yung tindera ng sari-sari store, kundi ako nagkakamali, ng 2 pesos dun sa binibili namin itlog. So, pwede kang makabili ng 5 pesos, ang presyo nun, patong siya ng 5 pesos, dagdag siya ng piso. So, piso na ganun tubo niya. Ganun pala na. Repolyo, 3-4. At 3-4 ng kilo, 20 pesos. Kamoteng puti. Yung amo ko doon, mahilig sa kamote. So, alam mo ba na, yung kamoteng puti, per kilo ng 25 pesos. Pero, pag bumili ka doon sa pamilyang bayan, mura lang. Yung, ano, hindi, sa tunay ng boy, hindi pa ako nakakain ng rabbit. And then, alam mo ba, yung 550 na rabbit, buhay. Yung 4 months old lang siya. Yun, ang presyo niya ay 550. 4 na buwan. Pero, alam mo ba na yung 220 per kilo nun, yung karne ng rabbit, masarap daw siya. Yung pala, may permit pala yun. Nung bumunta kasi yung mga titinda ng rabbit dito, ang ganda ng rabbit. Tapos, yun nga, nagbebenta sila ng dalawang pares, babae at lalaki. Pinapakita naman nila, sinasabi, ay, ito po yung babae, ito po yung lalaki, yung pagkakaiba. And then, yung pinapakita kasi dun yung ano yung organ, sex organ ng rabbit. Then yung meron pa lang binebentang karne. So ayoko, hindi ako sanay kumain ng ganun, kahit sabi na sa akin hindi talaga ako makakain, pero masarap daw. And then meron silang binebentang buhay, yun nga 550 ang halaga. So banggit ko lang, alam ba na 42 pesos ang isang kilo ng saging na saba. Pero nung bumunta ako dun sa yung per kilo nila 20 lang, per kilong saba na 20. Tapos yung mais nila, depende, merong 8, may 5 pesos. Tapos meron naman yung mura talaga. So talagang
Kaso nga lang, yung napagbenta ako, yung maning, mais na nabenta ko, kulay dilaw, ang gusto nila ay puti. So yun lang, and napalitan ng pwedeng ibanggit dito sa laman ng aking notebook. So, yun lang, and paalam. Bye.